isang makulimlim na hapon kaibigan sa ating lahat at welcome back sa ating munting channel, munting rabbitry. Ito na naman tayo gumagawa at mag-upload tayo ng videos. Sinsa na po mga kaibigan, for the last 7 days wala tayong uploads kasi nga nagkasakit tayo. Kaya ito, balik na tayo kasi napagaling na. Okay? Ayan, so update ko lang kayo sa ating munting rabbitry kasi meron tayong bagong acquired na rabbit at ito yung pag-uusapan natin kasi marami din ng mga kaibigan natin nagtatanong kung ano ang lahi ng kanilang rabbit, magbibigay ng picture, magtatanong kung anong lahi ng rabbit. Ang lagi kong sagot naman ay local New Zealand unless kung meron kayong pinaghahawak ang papel o pedigree or certificate. Ito po ay isang example ng ating pag-uusapan ngayon. Ayan. Isa po ay bago nating acquired na rabbit. Ayan. Okay. Nilang natin. So, ayan po. Okay. Ayan. Ito ay tinimbang ko na. Bumibigat siya ng 2.7. Running 5 months po daw ito. Okay. Kung titingnan nyo naman, close up nyo po. Kung titingnan nyo sa kulay, sa mukha, sa tainga, ayan. Tsaka tingnan natin yung balahibo kung babalik ba agad. Ayan, no? Ayan. Okay naman, bumabalik naman. Tapos okay yung kanyang balahibo. Okay. So, sa aking kung ako ang pagsabihin o sasabi pa, kung ako ang magsabi kung ano ang breed nito, may lahing palumino. Ayan. Pero, we can consider this rabbit na local New Zealand lang po. Kasi nga, wala tayong pinahawakang certificate, wala tayong pinahawakang papel. Kinanong ko rin yung pinagbilihan natin, hindi niya naman alam kung anong lahi ng kanyang rabbit. Pero kung tingnan niyo talaga, pwede siyang maging sabihin natin na upgraded palomino, F1 palomino, or F2 palomino. Yan, back po ito. Yan. So, yun ang kaibahan ng local New Zealand at saka yung mga may breed talaga. Kasi ang local New Zealand, yun ang binigay ng mga rabbitiro sa Pilipinas. Dito sa atin, yung mga rabbit na hindi na malaman kung anong breed. Kasi nga, may mga breeder tayo na pinag-breed kahit na magkapatid. Yan, wala nang pinahawakan mga papel. Hindi na natin malaman kung ano talaga yung breed niya. So, yun ang lagi kong sagot, kaibigan. Kung wala tayong pinaghahawakang papel, ay we can consider the rabbit breed ay local New Zealand. Local New Zealand, yung mga island-born na rabbit. Dito na napanganak, dito na lumaki sa ating bansa, at wala tayong pinaghahawakang papeles or certificate na nagpapatunay na ano ang breed niya. Kahit sabihin ko itong palomino, kasi nga nasa mukha, yan, at sa kulay niya, yan, malaki ang mukha, at 2.7 sa edad na maglilimang buwan. Pero tinanong ko nga yung breeder na binagbilihan natin, ay wala rin siyang masabi. So, still, tawag pa rin natin sa kanya ay local New Zealand. Hindi naman natin pwedeng sabihin na palomino kasi wala tayong pinahawakang papel. Ayan. Except kung meron tayong papel sa tatay niya, pwede natin itong tawaging F1 palomino. Ayan. So ganun po ang ibig sabihin ng local New Zealand at ganun po ang pagtawag natin sa mga local breeds natin na hindi na natin alam kung ano ang mga breed nila o anong lahi nila. Unless kung ang inyong pinagbilhan ng breeder, pumili kayo, pumunta kayo sa kanilang rabbitry,
Tinuro sa'yo, ito yung tatay, ito na yung nanay. Ito naman yung tatay, pure breed, at saka yung nanay naman ay ibang breed or local New Zealand, kaya naging F1. Yan. So, kung F1 man at saka F1 pinagbangga, ay upgraded lang po yun. So, ayan. So, ito, maganda nga siya. Paluminong palumino. Yan mo malaki. Pero, yan nga, tawag natin sa kanya ay local New Zealand na lang po. Hindi na wala naman po akong karapatan o wala akong authority na sabihin ko ito na palumino to siya. Wala akong pinagawakan eh. At hindi ko rin kilala ang tatay niyan. Yan. Meron pa din tayong mga kapatid nito at saka yung nanay nakuha na rin natin dito. Ayan po. Ayan po sila. Yan ang nanay. Yan. Yung dalawa ay anak tsaka yung lalaki doon. So tatlo yung anak na kuha natin. Bali apat na yung bagong rabbit natin. Pero yun nga, mukhang palumino man, naman talaga. Pero yun nga, wala tayong pinagawa kong papel. So local New Zealand. Ang sa kung sa presyo naman, hindi ka pwedeng magpresyo base sa breed na alam mo o sabihin mong palumino ito siya, so palumino ang presyo nito, hindi. Kasi nga hindi mo alam, so local New Zealand ang presyo na binigay sa atin dito. So magaganda naman yung mga lalaki ng mga rabbit. Dalawa lang muna sila dito kasi nga wala tayong extra cage. Gagawa pa tayo. Saka ano, parang hindi sila masyado inahawak-hawakan kaya medyo masungit. Ayan, close up mo camera. Ayan o. Magaganda naman. Ano, kung titingnan nyo, maganda po ang rabbit na yan. Ayan. So, yun nga lang, hindi natin alam. O baka yung ito, nanay, pinagbangga sa kapatid niya. So, hindi natin talaga alam. Ito yung nanay nila. Wala ding papel na ano, hindi rin ma-explain ng breeder na pinagbilihan natin kung ano ang breed. Wala rin siya pag nagawa kong papel. Ayan, umulan na. So, yun po. Yun ang apat natin na bagong na-acquire na rabbit dito sa ating munting rabbitry. Kahit sabihin natin local New Zealand kasi nga wala tayong papel, pero sa tingin naman sa katawan, sa mukha, maganda po kasi may lahing palumino nga, kaya po sila binili sa presyong local New Zealand. At mas mura din kasi ang breeder na pinagbilihan natin ay hihinto na sa pag-alaga ng rabbit, kaya kailangan niyang ilabas lahat ng kanyang mga rabbit. So ayun, nakamura tayo. At dagdag pwersa na lang din sa ating rabbitry. Ayan po, ulitin ko lang sa ano ang ibig sabihin ng local New Zealand. Yung mga rabbit po na dito na napanganak sa ating bansa or island born na hindi na natin alam yung mga lahi nila or breed. Except yung mga island born na mayroong mga papel, mga certificate, yun po ang mga papatunay na kung ano ang kanilang mga breed. So, ibigan, kung wala ka niyan, wala kang, hindi man lang nagpakita ng proof ang inyong breeder na pinagbilhan, o hindi niya rin alam kung ano ang kanyang breed ng kanyang rabbit, o nabili mo lang saan, sa daan, sa palengke, hindi mo rin naitanong kung ano ang breed, consider po natin yung breed ng ating rabbit ay local New Zealand. So, meron din namang mga magagandang local New Zealand. Actually, yan, mga local New Zealand ay mas maganda pa alagaan sa mga may breed talaga na rabbit. Kasi ang local New Zealand ay mas naka-adjust na sa ating klima. Di gaya ng mga pure breeds na kailangan mo talagang alagaan kasi pwede silang magkasakit agad. Or madali silang magkasakit agad. Yan, kaibigan. So, yan lang po muna. At bago tayo magtapos, ay meron tayong shout out. Ayan, meron na akong papel. Shout out tayo kay
sa kanila Carreño Brothers of San Jose Occidental Mindoro. Wow, ang layo. At kay Helder Pagpagitan ng Al Bukaria Al Qasim, Saudi Arabia, Riyadh. Yan, shout out sa inyo mga kaibigan. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood ng ating mga videos. At sana po ay nakatulong, nagbigay sa iyo ng idea na ang pag-alaga ng rabbit ay madali lang naman po. Kailangan lang natin ng bigyan ng panahon at oras. Ayan kaibigan, kung may mga tanong ka, please comment down below at for sure naman na sagutin natin. Marami pong salamat sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli pong video natin. Paalam.